Lapsong. Yan naman ang gusto kong makita at kaumbayan na kinakalagkan ko yung matawag ng Jijibore at papangkulungan. Hindi po ako natatakot sa kanilang lahat. Kahit ano pa sa sila yaman, ano pa sa sila, ano pa sa sila powerful. Basta kung si Manny Pacquiao ang pangulo ng Pilipinas, buhay ko ay tayo para sa kaumbayan. Buhay ko ang kakayaan ko para sa akin ang kasama kung saan ako nang galing. Yung mga nahihirapan at nagugutom na pamilya, yun ang ipinilalaban ko para makuha ng buhay ko. Pagbigyan niyo lang po si Manny Pacquiao ng 6 taon, makikita po ninyo ang tunay na pagmamahal ni Manny Pacquiao sa kaumbayan at tunay na pamumuno ng isang leader na may takot sa mga imperyo. Itong laban ni Manny Pacquiao, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat, revolusyon ito ng mga mahihirap na tao ng mabigyan na magandang kinabukasan. Pasensya na po doon sa mga nagkukumpara kay Manny Pacquiao doon sa ibang mga kandidato. Iba po ako. Kasi po ako, ginawa ko na bago kong pinanako. Ang iba, hindi naman lahat. Hindi ko naman nila lahat. Pero marami tuwing eleksyon, puro pangako, puro pangako. Pero bakit maghihirap ang ating mga kababayan? Na bawat eleksyon ang gaganda man ang mga pangako. Nagtataka lang ako. Kasi ang gaganda ng mga platforma, walang platforma na hindi maganda. Ang ginagastos natin, ina-approve ng ating gobyerno taon-taon, trillion. And yet, lalo pang naghihirap ang tanang bayan. Yan po ang burden ni Manny Pacquiao dahil ayaw na ayaw ko na maranasan ninyo ang maranasan ng hindi ko buhay. Kaya ko po ako ganito, nagkikipaglaban para sa mga mahirap. Kaya sinasabi ko sa inyo, revolusyon ito para sa mga mahirap nang mabigyan ng importansya ang mga mahirap. Luzon, Visayas, and Mindanao, kung ikaw nag-ihirap, samahan niyo ako dahil itong pinaglalaban ko para sa inyong lahat ito. Imulat natin ang ating mga mata. Ano ba talaga ang pinaka-problema ng bansa natin? Bakit nag-ihirap ang sabay ng Pilipino? Bakit nagdurusa ang sabay ng Pilipino? Na samantalang pagtuwing eleksyon ang gaganda naman ng mga platforma. Anong nangyari? Bayan, ang pinaka-problema ng ating bansa, yung korupsyon. Korupsyon. Kaya pagdating ng panahon, ginagarantiya ko sa inyo, sa ngalan ng Panginoon at sa taong bayan, lahat ng mga mapagsamantala dyan sa gobyerno, lahat ng mga nanakaw dyan sa gobyerno, bantay na kayo. Bantay na kayo. Pagdating ng panahon, gusto ko makita ko kayo sa loob ng kulungan para ang taong bayan ang mga mahirap bumabalakpak naman. At pagkatapos niyan, doon natin, bayan, doon natin magkakantan ang tunay na kaginawaan ng bansa ito. Well done, good and faithful servant. Come and enter my paradise. Yun po ang ating pinaglalaban. Kaya bayan, panahon na ito ay revolusyon. Ang pagtakbo ng Manny Pacquiao, revolusyon ng mga mahihirap na tao. Kaya nananawagan ako sa buong Pilipinas na kung kayo mahihirapan, kayo nagtitiis, magugutom, walang sariling tahanan, samahan nyo si Manny Pacquiao dahil ito na yung pagkakataon. Ito na yung pagkakataon na may Manny Pacquiao tumayo para sa mga mahirap na tao. Yan mga sinasabi ko sa inyo. Totoo yan. Hindi yan pambabula. Nandito po ang Manny Pacquiao na tunay na nagmamahal sa bawat Pilipino. Na tunay. Tunay na may pag-ibig sa Diyos at sa bayan na gustong may pagkakaisa at matahimik na bansa. Gusto ko na maunlad ang ating bansa. Gusto ko na ang mga Pilipino hindi na mangarap para pumunta sa abroad para magtrabaho. Ang gusto ko, bayan,
dito lang tayo para kapiling natin ang ating pamilya at ang ibang bansa ng harap na magtrabaho dito sa ating bansa. Palalakasin natin ang ekonomiya natin. The only way na lumakas ang ekonomiya natin basta wala yung mga kamatay dito sa gobyerno. Ang pagbibigay ng trabaho sa milyon-milyon mga Pilipino, pinaka-importante po yan. Hindi po makapagbigay tayo ng trabaho kung hindi po malakas ang ating ekonomiya. Siyempre, mag-ibay tayo ng mga investor ko lang sa isang bansa. Pero alalahanin natin, ang una pong mabigyan ng trabaho dyan, yung mga college graduate yung mga diploma, e paano naman yung hindi napatapos ng college, hindi napatapos ng high school o high school graduate. Paano siya mabigyan ng trabaho? Kaya po, palakasin talaga natin yung micro-small-medium enterprises. Maglaanan po doon ang ating gobyerno, pautangin siya na walang interest. Ibalik lang lang buhon pag mabuo ang kanilang negosyo. Ang lahat mabigyan ng trabaho. Ang mangyayari po niyan, ang tao hahanapin ng trabaho, yung tao maghanap ng trabaho. Para mabigyan natin ng trabaho ang bawat Pilipino. Lahat ng mga senior citizen! Lahat ng mga senior citizen! Mag-ilibre hospital! Mag-ilibre hospital! At yung tinatanggap nila na 500 a month, gawin natin 2,000 a month ang mga senior citizen. Yan po ang gagawin natin. Kasama na po dyan yung mga PWD. Ito pong pamahayin na ito, hindi po ito pangbubula. Ginagawa ko na po ito. Libo-libo na po pamilya ang napigyan ko nito sa sarili kong pera ang gamit. Pag tayo na po, yung mga nakapilap nito, yung mga walang sarili tanan, yung mga nakapilap nito, itago nyo lang po yung ID ninyo dahil yan po ang magiging basis. Itong taon na ito, maglaan kagad tayo ng pondo na 400 billion para i-implement ang pababae program natin. Ang pangailangan ng mga Pilipino ngayon, ang pinag-uuna talaga. Trabaho at buhay at saan ka pabahay, yung bahay sa sariling matulungan. Kasi po, ang inyong lingkod, naranasan ang matulog sa sandi. Hindi na dali. Lahat na maghihirap, ito na yung labanan ninyo. Laban natin yung lahat ito. Yung kinakain natin ang araw-araw, dahil yan sa pagsisikap ng mga partners araw-araw. Malagyan ito ng loob natin sa kanila. Kaya pagdating po na panahon, pagtayo po na po bilang Pangulo ng Pilipinas, lahat ng mga partners hindi po magagano. Susuportahan ko at titiyakin ko. At titiyakin ko po na ang gobyerno bibigyan sa kanila ng mga palay sa mataas na halaga. At yung mga importation na yan, kontra po ako ganyan kung wala ako. Kasi gusto ko pong tayo po nag-export, hindi na nag-import. Pag nag-import tayo, parang wala tayong kakayahan. Nasasamantalang masisipag ang mga Pilipino, mayaman na natin ang bansa, mayaman na natin ang paeng, ang kulang lang susuporta sa gobyerno. Kailangan talaga susuportahan natin yung mga farmers natin, yung mga fisher folks natin, dahil importante yan. Gusto ko pong sisiguraduhin na sa bansang ito, tayo ay pandepartay at ayaw ko na namiiwan. Hindi lamang iyan. Buwan ako ng kampanya sa mga mahihirap, yung mga naiiwan sa lipunan dahil siya po ang nangangailangan ng tulong. Kaya si Manny Pacquiao nagbabalik para ang mga naiiwan ng mga Pilipino umunat sa buhay at manalo ng mga sasabang. Sisiguraduhin ko sa inyo na ang inyong mga anak, ang mga kabataan na gusto mag-aral, makapag-aral na kahit piso wala siya ng kasusunod. Dito sa bansa natin, ang mga mahihirap na tao may karapatan din paglaban ng sarili. Hindi yung mga mayaman lang. Pag ang mahirap ng nakaw, ang pagkailan ng gutom, nakukulong agad. Pero pag ang mga mayaman ng nakaw, bilyon-bilyon pa, hindi nakukulong. Ano ba yan? Kaya ang kampanya ni Manny Pacquiao, hindi po ako doon sa mga ikonin na sa mga nakikipag-usap at tumulong. Kung may mga ikonin na susuporta sa akin, okay. Pero ang kampanya ko doon sa mga mahihirap, dahil yun ang gusto kong tulungan. Kasi pag natin yung panahon, ay ako magipagkumpulay sa hati niya. Basta may isyo ka ng korupsyon, ako mismo mahihila sa iyo papagpagkulungan. To God in country. Ang pangako ko po ang doon sa Panginoon, ang doon sa inyo. Kasi kung sa inyo, pagtalikod nyo, buhay ko po kayong mabuhin. Pero ang pangako ko na magserbisyo ng tapat, natutulong sa taong bayan, pangako ko sa Panginoon. Yan ang aking kasunduan. Tandaan nyo, kahit kaano man kasigat si Manny Pacquiao, ano man kung bakit ang
na ang Manny Pacquiao, ang puso ni Manny Pacquiao, manatiling mahirap katulad ninyo. Ganyan po ako kapasyonate para sabihin sa inyo lahat na nagmamahal, na tunay na nagmamahal sa inyo lahat. Sa mga mga Manny Pacquiao, number 9 sa talo pa po. Mahal na mga